Good morning! Nang umaga po sa inyong lahat, yung buntag ganyan tanan. Sa mga viewers ko, likers, subscribers sa Patrick Aparisi, aka Pataka Nezeeed. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Sinag na po si Haring Araw, kaya bangon na po! So, that's it, pansit. O, ipapakita ko na sa inyo ang nagawa ko sa pang-apat at pang-lima na araw sa pagbubuno natin, paghakot ng bato, paghakot ng lupa, pagbubungkal, bungkal dito, bungkal doon, hakot dito, hakot doon, hatanggang nabuo ko ang ating obra mula sa aking mga kamay at imahinasyon. Kung mapapansin nyo, marami na akong sugat, yan sa paghakot ng kahoy, masakit na aking katawan, meron na mga kagat ng lamok, kagat ng langgam, subalit, no, hindi tayo susuko lalaban tayo. Kasi gusto natin to, kaya natin to, tayo na Mars. Ito na ang ating nagawang compost heap kung saan punong-puno na yan. So dyan natin tinatapon ang mga nakuha nating mga dahon, mga damo na ating binunot, dyan natin tinatapon o dito ay malanta at maging fertilizer sa darating mga araw. So kung nakikita nyo, good, diba, ganda. So pinalibutan ko na ng mga iba't ibang tanim o mga halaman gaya nitong tea plant kung saan nagbibigay ito ng ganda para hindi naman siya masyadong pangit tingnan. So kung napapansin nyo, meron tayong mga sako dito. Itong sako na to ay hinahanda ko para sa ating itatanim na mga gulay. So meron din ako ditong itong crate. Ang crate na to ay ginawa ko itong compost na kung saan dito ko inilalagay araw-araw ang mga balat ng anik-anik o kaya mga napapanis na bagay o napapanis na pagkain sa aming bahay. Dito ko inilagay para maging compost. Kaya dito, kung napapansin nyo, yes eh! Yan ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-vlog lately. Kasi ang hirap kasi mag-vlog. Tapos nagbubuhat ka ng kahoy, tapos ikaw pa nagbubungkal, ikaw pa ang maghahakot ng lupa. See? Wala akong hard na cameraman nagagawa para sa akin yan. Ako lang talaga, ako lahat. Sa channel ito, ako na ang cameraman, ako na producer, ako na ang editor, lahat. So sana naunawaan nyo ako. Tingnan nyo, kung napapansin nyo, meron na tayong landscape. Medyo landscape lang. Mga bato yan, galing din yan, mga nahukay ko, kaya hinakot ko mula doon sa itaas. Diyan tayo. Ganon kahirap ang aking pinagdaanan sa mga nakalipas na araw. So kung mapapansin nyo, eto, talagang binubuno ko ang lakas. Kung napapansin nyo, meron ako mga na file na mga bato. Tapos nilagyan na natin ng lupa. Dito rin sa ibabaw, meron na tayong na file na bato. At saka nilagyan ko na rin ng lupa para pagtamnan natin. Kung tingnan nyo, pilit, tapos dikit-dikit. Parang acidic yata ang lupa dito. Hindi magandang pagtamnan, tingnan nyo. So kailangan nating ilagay sa mga sako ang mga topsoil dito. Dyan. Yan ay mga topsoil na lupa na nakuha ko dito. Tapos, kailangan pa nating mag-import. Ganon dito. Mag-import pa tayo ng lupa mula sa ibang lugar kung saan mga lupa na matataba o pwedeng tamnan sa kasi dito hindi nga healthy ang lupa. So, titingnan nyo, meron akong nagawa ditong box, plant box na pagtatanan din natin. Then, ang itatanim ko pala dito is medyo mix. May halaman, may gulay, pero mas gusto ko din gulay. So later pala, bibili ako ng mga binhi para sa itatanim natin dito. Kung mapapansin nyo, meron akong tinatanim-tanim dito, mga halaman. At dito meron akong pinupunla. Ito na yung pinupunla ko na mga, kung nakita nyo sa nakalipas ko mga videos, nakita nyo ang mga tanglad yan at saka ahos. Pinupunla, nire-ready ko pa. Pa tayong gagawing mga metal bit arrangement para iayos natin na mabuti pag matapos na ito talaga. Sapagkat kung makikita nyo, kulang pa yan. Nakahanda lang siya. Subalit, hindi pa talaga yan ang finale. Dito naman, meron akong ginawa na klaro ba? Dyan, atabay. Medyo hindi pa siya malalim na atabay. O balon. Sa Bisaya pa atabay, sa Tagalog ay balon. Meron tayong ginawang balon dyan. Kasi ang lugar na ito ay matubig talaga. Kung mapapansin nyo, no? Medyo pita. Oh. Kasi may tubig talaga dito. Yan ang sinyalis na may tubig talaga dito. Ngunit, medyo mababaw pa siya masyado. Kasi hindi natin yan prioritize sa ngayon. So,
Mag meron tayong extra time, maghukay pa tayo na mas malalim para makuha natin ang tubig. Kasi dito natin kukunin ang tubig na ang dilig sa ating mga halaman dito. Tingnan nyo. Di ba ang ganda? Ganda. So that's it, Pansit. So meron tayo dito mamahaling tanim. Sabi nila baka nakawin. Iwan ko na lang kung nakawin ng ibang tao. Problema na nila yon. So ito na. Meron akong ginawang hagdan. O, di ba? Kita nyo. May hagdan dyan. Ang plano ko dyan is akya tapos pagkatapos dito sa itaas, gagawa tayo ng ano, pwedeng pagtambayan, pwedeng gawing rest area. Yes, para maganda naman magtambay-tambay dito. Tingnan nyo. Dito, di ba? Ganda. Pagpatuloy natin yan, hukayin natin ang lupa dyan. Hukayin natin ang lupa dyan. Titingnan nyo. See? May tubig talaga dito. Ang lupa na ito ay talagang rich in water. Rich in water. Ito ay mga tubig mula sa itaas na bukid. Kasi bukid ito kung saan, kung mapapansin nyo, marami pa mga puno. So maganda talaga pag maraming puno sapagkat sila mismo ang nag-hold ng tubig ulan. Tapos ang sobra siguro dito na napunta dito, konting hukay lang magkakatubig na agad. Swerte natin, di ba? So ginagawa ko to kahapon. Tapos pagpatuloy natin, ipatag natin ito at ang lupa na makukuha dito ay ilalagay natin dito. Hey, ang saya-saya. Good morning. So dito natin ilalagay ang mga lupa na makukuha natin kasi kailangan pa nating iangat ang lupa na to para mas maganda tingnan, di ba? So ito, so ito, meron tayong mesa dito. Ginawa ko ito intentionally, mesa para dito natin gawin ang demo, mga demo-demo ng mga tanim-tanim natin. Gagawa tayo ng mga vlog dito. At dito ko rin nilalagay, pag magkakape ako, nagpaplano sa area, dito ko rin nilalagay ang aking mga gamit, gaya nito. Joke lang. So itong mesa na ito, magagamit ito sa darating na panahon na talagang open na ito. Open for the public. May ganon. So mayroon akong plano dito. Secret lang muna. Ito naman mga kahoy. Wala akong mga sinasaktan ka. Sinasaktan. Wala akong ano, wala akong pinutol, sinaktan, kinuha na mga punong kahoy sapagkat pinreserve ko sila. Yan ang mga puno na pinreserve ko. Hindi ko sila pinutol. Pinabayaan ko lang sila sapagkat love natin ang nature, love natin ang puno. Mahirap kaya tumubo dito dahil mabato ang lupang ito. In fact, nahirapan ako dito. Gusto kong patagin to, subalit meron talagang area na matigas pa sa ulo ang mga bato. Pero kaya natin yan tibagin. So, pagpatuloy pa rin natin ang pagkukuha, pagbubungka ng lupa, paghakot ng lupa. At talagang marami pa tayong bubunuin na araw, bubunuin na lakas at sa panahon para tapusin natin ang ating challenge ito kasi sinimulan natin, tatapusin natin. So that's it, Pansit. Yan lang muna. Tingnan nyo. So that's it, Pansit. Yan lang muna ipapakita ko sa araw na to. Kung like yung video na to, please do like this video. And of course, comment because every comment counts. Kailangan ko yung comment. Yes, ay hindi pala nakapag-subscribe na kan channel. Please do subscribe my channel, of course. Ring that little bell. Bell, iring, iring, nyaw. So maraming salamat sa panonood. Yan lang muna. Pataka na sad. Patrick Aparisi. Bye-bye. Loves ya. Bye.